hinihingi ng PNP ang listahan ng mga lehitimong Philippine offshore gaming operators sa bansa, pati ang datos ng mga empleyado nito. Sa gitna yan ng sunod-sunod na insidente ng pagdukot sa mga Chinese national para magtrabaho sa mga Pogo. Kinausap na raw ng PNP at DILG ang PAGCOR at mga taga-Bureau of Immigration tungkol dito. Plano ng PNP na magsagawa ng monitoring sa Pogo companies. Sa ngayon, limang grupo raw ng Pogo operators ang binabantayan nila. Sa datos mula sa PAGCOR, may 35 aprobadong Pogo operators sa bansa ngayong taon. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Bureau of Immigration. Wala pang bagong pahayag ang PAGCOR pero nauna nang nilang sinabing mas pinaigting nila ang ugnayan nila sa law enforcement agencies. Mungkahin naman ni Senadora Amy Marcos sa kapatid niya na si Pangulong Marcos, ipatigil na ang Pogo kung hindi na ito kayang mapangasiwaan. Wala pang pahayag kaugnay dito ang Malacanang. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.